Ang mga kamay daw na nag-uugoy ng duyan ay mga kamay daw na nagpapaikot ng mundo. Sapagkat yon ang mga kamay na umaakay sa sanggol hanggang sa siya ay lumaki at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Ito ang pananaw ni Amanda Bartolome, isang tipikal na may bahay ni Julian Bartolome Sr. at ina ng 50 na lalaki na sina Jules, Isagani, Emmanuel, Jason, at Bingo. Si Jules o Julian Jr., ang panganay na anak ni Amanda at Julian Sr., na itinuring ni Julian na ito ang extension ng kanyang sarili. Si Isagani naman ang pangalawang anak ng mag-asawa na bininyagan sa pangalan na pusong pangalan ay mga Michael at Lawrence at iba pang pangalang kolonyal. Si Emmanuel ang ikatlong lalaking anak ni Amanda at Julian na isinunod sa pangalan ng pinsan ni Amanda na namatay sa tungkuling pulis nang ibig sabihin ay tagapagligtas. Si Jason naman ang ikaapat nilang anak na ipinanganak sa pagkakolonyal at pinangalanan ng Ingles. Si Bingo ang upay na anak ni Amanda dahil sa sama ng loob nito na hindi babae ang kanyang anak ay pinangalanan niya itong Benjamin nang ibig sabihin ay huling anak na lalaki kasabay ng kanyang pagpapalaigi. Para kay Amanda ay mababait ang kanyang mga anak. Ngunit taliwas ito sa mga kapitbahay at sa buong subdivision dahil sa kaliwat ka ng kalokohan at kabulustagan na nagawa ng kanyang mga anak. Kasabay nito ang pagsugod ni na Aling Dora at Mrs. Adriatico sa kanilang tahanan. Lumipas ang panahon at nakita ni Amanda ang pagbabago ng pananamit ni na Jules at Gani. Gayon din ang paghaba ng kanilang mga buhok, kasabay ng mga uso na hindi popular sa mga matatanda. Ngunit, sa kabila ng bad record ng Bartolome Boys, ay makikita naman ang kanilang pagiging huwaran at aktibong mag-aaral sa eskwelahan. Bagamat masaya ang kanyang pamilya, nakaramdam pa rin ng kakulangan si Amanda para sa kanyang sarili. Ito ay ang kultura na kanyang kinagisnan na ang mga babae ay tagasunod lamang sa mga lalaki at ang edukasyon, politika at pagiging makapangyarihan ay hindi nararapat sa babae kundi sa lalaki. Bagamat ganito ang kanyang kinagis ng paniniwala, naging kontento na lamang si Amanda bilang isang ina at asawa at kinalimutan na lamang ang kanyang mga hangarin sa buhay. Setyembre 1972, sa pagdedeklara ng martial law ay kaliwat ka ng rally sa lansangan, pag-aaresto ng mga komunista, di matapos-tapos na patayan sa Mendiola. Dahil isinulong ang demokrasya, imperialismo at kalayaan. Sa halip na pag-aaral ang inaatupag ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan, ay kaisa sila sa pakikibaka laban sa katiwalian ng gobyerno. Lubos naman ang kaluwagan sa puso ni Amanda dahil sa tingin niyang hindi kabilang ang kanyang mga anak dito. Sa nalalapit na kaarawan ni Jules, hiniling nito ang isang gitara na tinupad ng kanyang ama na sinamahan pa nito ng isang jingle cord book. Nagsimula ang pagputing-ting ni Jules sa kanyang gitara kasama ang kanyang kaibigang si Willie na tinuring niyang kapatid kaysa kay Gani. Habang tumatagal ang kanta nila, ay walang tangkang pagbago sa kahulugan. Mga kantang nagbabandila ng pagkamakabayan at minsay talampakang nagpapamata ng galit at paghihimagsik. Ito ang nagbutyok kay Julian upang tunguhin ang kwarto ni Jules at labis na pinapatigil ang pagkanta ng mga ganoong awit. Nagkaroon pa ng maikling sagutan sina Willie at Julian sa kontekstong freedom of expression na binabanggit ni Willie.
Nagkasagutan at nagpaliwanagan ang dalawa kung bakit ganun na lamang ang paghihimagsik ng mga kabataan. Doon naganap ang unang pangamba ni Amanda para sa kanyang anak na si Jules. Isang linggo bago ibaba ang martial law ay nagkaroon na ng maramihang pag-aresto sa mga lider estudyante sa campus. Pinakawalan din ang marami sa bayas ng piyansa, pero may ilang naiwan at sinamang palad na inabutan ng ilang pagsuspindi ng writ of bias corpus. Nagumpisa ang raids at zoning sa maraming lugar at nakulong ang mga kriminal. Sinuspende rin ang Free Press Leader, Manila Times, at iba pang suspensibong babasahin. Kabilang narito ang mga student councils at campus papers. Gayon din ay sinuspende rin maging ang pulong-pulong maliban sa pulong-pulong sa kaunlaran. Pinasuko rin ang mga nagkalat ng mga armas at sinuspende ang mga pag-i-issue ng lisensya sa baril ng mga di-autorisadong tao. Marso 1973, bunsod ng batas militar, nagpasya ang ilang eskwelahan kabilang narito ang eskwelahan ni Gani na magdaraos ng commencement exercise sa loob ng kanilang classroom. Basta abot na lang ng diploma bilang pagtatapos ng high school. Binalak ni Gani na makaipon ng 18 units sa kolehiyo upang makapasok sa US Navy na siyang ikinagulat ni Jules na hindi sang-ayon sa ninanais nito. Bago pa magkasagutan ang magkapatid, ay inawat ni Julian ang dalawa. Bago pa makakuha ng 18 units at magpalista bilang US Navy, ay inuwi niya si Evelyn ng 10 oras ng gabi at ilang linggo pa nga ay buntis na ang babae. Disyembre 1973. Hindi pa kinasal sina Gani at Evelyn ay panay na ang pag-away ng dalawa. Hindi tuloy masiguro ni Amanda kung tama nga bang magpakasal silang dalawa. Bagamat abala si Amanda sa pag-aasikaso sa kasal at ang pag-alis ni M para sa isang seminar sa leadership training, nagpapalipad ng saranggola si Bingo nang sumabit ito sa bakod ni na Lola Asyang. Nang hatakin ni Amanda ang saranggolang papel, kinilabutan si Amanda sa nakaimprentang ang bayan ko na isang communist party. Nang tanungin ni Amanda si Bingo kung saan ito nakuha, ito raw ay mula kay Jules sa kwarto ng Kuya Jules niya. Kinausap ni Julian si Jules tungkol sa papel na iyon. Nagkaroon silang muli ng pagtatalo, ngunit wala ring nagawa si Julian. Mula sa silid ni Gani at Evelyn, naulinang niyang nagtatalo ang mag-asawa kahit na ito pa ay mahina. Halos gabi-gabing umuwi si Jules sa kanilang tahanan. Nang minsang umuwi si Jules ng isang gabi, "Kinagabi ka," sabi ni Amanda. Ngunit hindi sumagot si Jules. Ni hindi binuksan ang ilaw at dumiretso na lamang sa kwarto nito. Sinundan naman nito ni Amanda at nakita niyang nakayupyop ang mga palad at malungkot ang anak. Iniabot niya ang isang tabloid at nabasa ni Amanda ang headline, NPA, napatay sa engkwentro. Nagtataka si Amanda at tinanong nitong muli si Jules kung ano ang nangyari. Humigbi at humagulgol sa pag-iyak si Jules. Patay na si Willie, ma'am. Namatay ang matalik nitong kaibigan. Niyakap ng mahigpit ni Amanda ang kanyang anak. Pagkatapos ayusin ni Amanda ang gamit ni M sa pag-alis niya, in order niya ang mga bulaklak para sa simbahang pangkasal ni Nagani at Evelyn. Bumili na rin saglit si Amanda ng mga regalo
para sa exchange gift ni na Jason at Bingo sa Christmas party ng kanilang eskwelahan. Sinamahan ni Amanda si Jules upang bumisita sa burol ni Will. Tinanong ni Amanda si Jules kung alam ba nito ang tungkol kay Will. Maikling sagot ni Jules. Nagtanong at nag-usisa pa ng husto si Amanda. Malahot na mamamili ang tao. Nagtatanong at nangangatwiran si Amanda sa kanyang isip. Kinilala niya ang kanyang batang anak na ngayon parang kaylaki ng pinagbago. Hindi nakatulog si Amanda, kaya ginising niya si Julian sa kalaliman ng gabi. Sinabi niya ang tungkol kay Jules, ngunit ang tanging sinabi niya lang ay, basta't huwag lang sila magpapahuli. Tumaas ang boses ni Amanda sa sagot ni Julian. Nagtaka si Amanda sa inasal niya. Ngunit maluwag ang pakiramdam nito dahil nasabi rin nito ang kanyang nais. Matatalas ang bawat tinginan ni na Julian at Amanda sa isa't isa. Nagkalamigan sila ni Amanda at Julian. Kinabukasan ng kasal ni Gani at Evelyn. Kung magkikibuan man sila ay para lamang sa mga bisita. Habang dinaraos ang kasal ni Gani at Evelyn, dinig na dinig ni Amanda ang mga bulungan sa loob ng simbahan. Parang sirang plaka na naririnig ito ni Amanda sa loob ng simbahan. Hindi pa gaanong nagkikibuan sina Amanda at Julian nang sunduin nila si M sa isang bus terminal. Tuloy-tuloy lamang ang kwentuhan ng mag-amang hanggang sa nagkibuan na sina Amanda at Julian. Mayo, unang linggo ng 64. Nakita ni Amanda na nag-e-empake si Jules ng gamit. Dahil pupunta raw ito sa Bicol upang magbabakasyon sa isang kaibigan. Patuloy pa rin ang pag-uusisa ni Amanda kung ano ang gagawin nito roon. Ngunit hindi ito sinasagot ni Jules. Ano kako ang gagawin mo sa Bicol? Napatanga si Jules at nagalit sa pagsigaw nito. Masyado ka namang high blood lagi ngayon. Kung gusto mong makita step by step, ang gagawin ko, mabuti pa, tsapero naman ako. Baka sakaling mamulat pati ikaw. Hindi nakapagpigil si Amanda at nasampal niya si Jules at sumama na ng tuluyan si Jules sa mga rebelde. Nalungkot sila sa pag-alis ni Jules at ipinaintindi ni M kung ano ang ginagawa ni Jules. Tama, may alam si M tungkol dito. Kaya pinag-usapan ni Amanda, Julian, at M ang tungkol kay Jules. Internal struggle daw ang nararamdaman ni Jules. Bagamat takot si Jules sa sumama, ngunit sinabi nito oras na para may magawa siya. Hindi makatulog si Amanda at Julian. Nagpalitan sila ng naiisip, ngunit hindi pa rin sila magkasundo. Nanganak na si Evelyn at excited si Gani. Babae ang kanilang anak. Excited ang lahat sa pagdating ng bagong sanggol na pinangalanan nilang Analisa. Gusto ring magbago ng isip si Gani kaugnay sa pag-apply niya sa USD. Pasukan na naman, namimili na ng mga gamit si Amanda para sa kanyang mga anak. Nadiskitahan ni Julian si Jason sa mga hindi magagandang nagawa noong nakaraang school. Isang sulat ang dumating galing kay Jules. Hindi idinaan sa koreo, kundi inaabot-abot lang daw hanggang sa makarating kay Em. Sulat pala ito para kay Gani at Evelyn. Isa palang tula. Mas natiyak ni Amanda na para sa kanya ang tulang padala ni Jules kina Gani at Evelyn. Isa palang tula. Mas natiyak ni Amanda na para sa kanya ang tulang padala ni Jules kina Gani at Evelyn. Hindi na binilhan ni Amanda ng kagamitan pang school si Jules. Oktobre, nang nakauwi rin si Jules, niyakap siya at napaiyak si Amanda.
Masaya si Julian pagkakita kay Jules. Nag-inuman sila ni na Julian, Jules, Gani, pati na rin si Ed. Nagbalitaan sila at nagkwentuhan. Ang anak ni Gani, ang pagkatanggap ni Gani sa US Navy, at ang nakatakdang pagtitraining nito sa San Diego. Ang tour ni M sa Southeast Asian Educational Tour at ang pagkaklakwatsador ni Jason. Masaya ang kanilang buong gabi hanggang sa pagtulog. Muling nagkausap ang mag-asawa, ngunit hindi pa rin sila magkasundo. Bumalik man si Jules, pero hindi tuluyang umuwi. Minsan, may makakasama siyang marunong sa trabahong pangbahay na naging close ni Bingo, si Domeng, at Mami rin ang tawag sa kanya. At natapos ang taong 64, pumasok ang taong 65. Lumipad na si Gani papuntang San Diego kung saan siya magta-training. Ngunit gusto ni Evelyn na umuwi sa kanilang pag-alis ni Gani. At umalis si Evelyn wala pang isang linggo. Isang gabi ay pabingla ng pagtawag ni Julian kay Amanda na noon ay nagwa-washing ng mga damit pampalipas oras sa kalungkutan niya sa pag-alis ni Evelyn at Annalisa sa kanila. Pinapaakyat na siya ni Julian at kapag ganitong pinapapasok na siya ay alam niyang may kailangan na naman ito sa kanya. Hindi tumalima si Amanda at nagalit si Julian. Unang pagkakataong tumanggi si Amanda, ngunit hindi niya ito tuwirang sinabi. Naghihimagsik ang kalooban ni Amanda sa dahil hindi siya nasisiyahan sa tuwing may nangyayari sa kanila ng kanyang asawa. Lumalalim ang pagsusuri ni M sa mga sinasabi ni Jules. Naging manunulat na estudyante si M, eskolar na si M, nang nasa UP na siya. Bigla na siyang may pakialam sa mga problemang panlipunan. Isang araw ng ilang linggong hindi pag-uwi ni Jules, ay nagpasabi siya na magkikita sila ng kanyang ina. May ugnayan sa kanyang pag-aasawa, ngunit mas higit na balita tungkol kay Domeng na isa itong sarhento ng PC. Pakawala ng military para magmanman sa mga rebelde. Pinaalis niya sa kanyang kwarto at pinasusunog ang mga ebidensya. Nagpaalam na si Jules sa kanyang ina, napaiyak na lang si Amanda. Nagalit si Julian, pati ang retrato ay pinasunog ni Julian. Normal pa rin ang buhay nila. Malaki ang Doriel na ipinapadala ni Gani at mga sulat sa kanila at sa kanyang asawa. Gusto ni Gani na sumunod na sina Evelyn doon sa States, ngunit ayaw ni Evelyn. Bumisita si Amanda kay Evelyn at nalaman niyang hiwalay na pala sila Gani. Nagkausap sila ni Amanda at Julian tungkol sa mag-asawang nagkahiwalay na pala sina Gani. Nagkausap sila ni Amanda at Julian tungkol sa mag-asawang nagkahiwalay at sinabi ni Amanda na hiwalay na sila Gani at Evelyn. Minsan tumawag si Evelyn. Bibisita siya kinabukasan. Nang bumisita si Amanda sa tahanan ni na Evelyn, doon sinabi ni Evelyn na hiwalay na sila ni Gani. 18 anyos na si M. Lumitaw na ang pagkamulat niya. Mula sa simpleng artikulo hanggang sa naging mabigat na pagpuna sa mga nangyayari sa lipunan. Si Julian ay hindi bumilib sa kanya dahil ang higit na may ambag sa lipunan kung maging doktor, arkitekto o inhinyero ang kanyang anak kaysa sa isang manunulat na siyang bumubulag sa kanyang lipunan. Sadyang dinedepensahan ni Amanda si Julian, ngunit hindi pa rin ito maunawaan ni Julian. Malaki na rin si Jason. Kakaiba siya sa ibang anak ni Amanda. Mas mabisyo siya at mas mahilig sa barkada. Namomoblema pati si M sa lakas kung magpa-music, kung sasagutan at paliwanag ay walang dadaig kay Jason.
napaki na rin si Bingo. Magbe-birthday na siya ulit. At may party. Inaasahan ni Amanda na sana ay pupunta si Jules dahil matagal na itong hindi umuwi. Pumunta rin ang mga mag-inang Evelyn at Annalisa. Marami ang naksayang pagkain sa party na iyon. Hindi na dumating si Jules pa siya niya. Nangungulila si Amanda sa kanyang mga anak at asawa. Matagal na rin siyang hindi inaano ni Julian. Pinasok niya sa library si Julian at nagkwentuhan sila. Pinupuri siya ni Julian sa pagpapalaki niya sa mga anak na mabuti at nagpapasalamat siya kay Julian. Madaling araw na nga nang dumating si Jules. Excited si Amanda. May kasama si Jules, si Rene, kasamahan ni Jules sa kilusan. May sugat siya sa paa dahil sa engkwentro. Iniwan ni Jules si Rene sa bahay nila para magpagaling. Inaalagaan naman siya ni Amanda. Sa mga kwento ni Rene, nalaman ni Amanda ang mga buhay-buhay sa labas. Nakauwi na nga si Rene at nangakong babalik si Jules kinaumagahan na may dalang sorpresa. Maikli ang pagkilala ni Jules sa babae sa kanyang pamilya. Siya si Mara, asawa ang turingan niya. Nakasal umano sila sa kilusan. Kaisa si Jules sa paniniwala, buntis siya at muling naisip ni Amanda ang kanyang sarili at ang mga tanong na gusto niyang masagot sa kanyang sarili. Natapos ang 66 at umalis na si Mara. Naiwan si Jules sa Manila. Nagbalita si Jules na nanganak na si Mara ngunit hindi pa niya ito nakikita. Isang taon na hindi nakikita si Amanda, si Mara at Jules. May biglang dumating na PC at may dalang search at arrest order na hinahanap si Jules. Isang retrato ang pinakita nila na nagturo umano si Jules ay isang political officer. Abril 8, 1978. Laman lagi na ng mga pahayag ang mga pinakamahalagang issue sa bansa. Ang pagbuo ng partidong laban para isagupa ang KBN. Nanguna sa listahan ng kumandidato ang pangalang Benigno Aquino. Dalawang gabi bago mag-eleksyon ay naglabasan ang halos lahat ng mga tao sa Maynila. May banta ng digmaan at nasa labas pa ang mga anak ni Amanda. Hunyo 12, nagsisipag ang mga PC. Panahong puspusan ang pagsisipag ng mga PC. Kinakabahan si Amanda. Hunyo 22, may basihan ang kaba ni Amanda. Sinabi ni M na nahuli si Jules at nasa Camp Crame nakadetain. Dinalaw ni Amanda si Jules kasama si M sa Camp Crame. Nalaman ni Amanda na tinotorture si Jules sa kulungan. Lumipas na ang taon, nakakulong pa rin si Jules. Regular na kinukumusta ni Mara si Jules sa sulat. Graduate din si M at nagtrabaho siya sa isang advertising company. Unti-unting naintindihan ni Amanda na kailangan na ng revolusyon ng Pilipinas. Si Jason ay nagpa siyang huminto na sa pag-aaral. Lumayo-layo ang loob ni Jason kay Amanda sa pagkiramdam niya. Isang gabi, ginambala sila ng tunog ng telepono. Binalita ng kaibigan ni Jason na nahuli siya at nakuhanan raw ng marijuana. Hinanap nila ang presinto at ang sabi ay nakalabas na daw. Hindi pa rin nakauwi si Jason. Nagpa siya si M na siya ang maghahanap hanggang sa natuklasan niyang patay na si Jason. Nabiktima sa isang salvage si Jason. Hubad-hubad at natagpuan sa damuhan. Gusto nilang magsampa ng kaso. Ngunit sino? Sino ang kanilang sasampahan? Natala ang kaso ni Jason bilang isa sa 100,000 kaso na hindi nalutas ng pulisya sa Maynila. Nasa bilangguan pa rin si Jules at hindi makadalaw si Amanda dahil red alert. Dahil nagha-hunger strike ay nakita niyang
may mga preso. Pagbaba ng red alert ay nakadalaw na si Amanda at nakita niya na parang kalansay na si Jude. Dumaan na naman ang isang taon, ngunit lalong nadama ni Amanda ang kakulangan ng kanyang pagkatao. Magsising kwenta na si Amanda. Kinausap na naman ni Amanda ang kanyang sarili. Umabot sa isipang patay na siya at kailangang mag-report na naman sa isa pang lalaki, sa John. 1980, matanda na si Julian. Hindi na siya nakabawi mula nang mamatay si Jason. Minsan, papunta si Amanda kay Jules nang nagsalita si Julian tungkol kay Mara. Kung hindi ito nakikisali sa ginawa ni Jules, ay siya sana ang mag-aalaga kay Jules sa panahong tulad nito. Nagkausap tuloy sila tungkol sa kanilang dalawa at nabigla si Julian nang sinabi niyang gusto ni Amanda na maghiwalay na sila. Nauwi na sa sobrang galit si Julian at nabasag ang pinggang dadalhin sana ni Amanda kay Jules. Habang nag-iimpake na ng gamit si Amanda, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap tungkol sa mga nararamdaman nila. Nasabi rin ni Amanda ang matagal nang nakabaon sa isipan niya. Nasabi rin ni Amanda ang matagal na nang nakabaon sa isip niya. Sa huli, ay nasabi rin ni Julian na, "It's a woman's world too." Hindi umalis ng tuluyan si Amanda. Naglabasan na sila ng sama ng loob. Nagkausap ng masinsinan. Mula noon ay naging maganda na ang relasyon ng dalawa. Malaki ang ibinata ng mukha ni Amanda. Sa kalagitnaan ng taon, ibinalita ni Gani na nag-asawa na siya at ang balak na ipetisyon ang kanyang mga magulang sa pagre-retiro na ni Julian. Isa pang magandang balita ang dumating na isa si Jules sa mga marirelease sa rekomenda ni Coronel Banal na may hawak na kanyang kaso. Pagbisita ni Amanda kay Jules ay siya ring paglabas ni Jules mula sa pagkakakulong ng higit 2 taon. Ilang araw lang ang nakalipas ay nagpa siya na bumalik sa kilusan si Jules. Walang magawa ang kanyang mga magulang para pigilin siya. Pero sa mga nangyayari ay namulat na rin si Julian. 1981, lantad na naman ang labanan at simula ng malaking gulo. Magkasamang pinanood ng mag-asawang Amanda at Julian ang itinanghal na dula ni M at itinanghal sa isang universidad. At malinaw na ang karugtong na eksena na yon ang nakabilad. Nagpatuloy sa pagtuklas si M sa kanyang pagsusulat sa hindi lang sa kalakhang Maynila, kundi patid na doon sa malalayo pang buong. Naging miyembro na rin siya ng isang fact-finding committee ng isang human rights organization. Nagkukwento si M sa kanyang mga magulang tungkol sa mga nangyayari sa labas, sa lipunan, sa malalayong mga puok. Minsan, nagpuri si Eve, nagkasamahan na may sugat at pinagagamot kay Amanda. Dahil pinasok ng Metrocom ang picket line na kanyang pinagtratrabahuan. September 21, 1982, 10 years ago today, muling ibinaba ang martial law. Si Gani ay nagbabalita na nanganak na ang kanyang pangalawang asawa. Si Jules ay may mga sugat din. Si M ay may inuwi ring batang babae na isang survivor kasama ng isang sanggol sa isang malagim na massacre sa isang baryo ng Samar noong 1981. Siya si Marela, 8 taong gulang. Si Bingo ay binata na rin. Nasa unang taon ng kolehiyo. Mahilig si Bingo sa crime stories. Dapat criminology ang kinuha niya, sabi ni Amanda. Pero engineering ang kinuha niya para ma-please ang daddy niya. May mga kanya-kanya ng buhay ang mga anak niya. Muli ay itinanong niya kay Julian. Ang tanong niya, ilang taon na ang nakakalipas?
paano sila pag iniwan na sila ng tuluyan ng kanyang mga anak? Tanging nasabi na lang ni Julian, "Hindi tayo tuluyang iiwan ng mga anak mo." Tiyak ang sagot ni Julian. "Babalikan nila tayo panapanahon para dalhan ng apo o aamponin." Natawa si Amanda. Ngunit sinabi niyang nasisiyahan naman siyang tumulong. At least may silbi ang buhay niya. Nagpabulalas ng salita si Julian na ninenerbiyos siya. Sa panahong iyon ay naglalambingan sila at sinabi ni Julian na sagutin ang sulat ni Gani na hindi sila pupunta sa States dahil narito ang laban. At pinatay ni Amanda ang ilaw. Tuluyan nagbago ang pagsasama ni na Julian at Amanda. Sa pagwawakas ng kwento niya ay nanonood sila ng makabayang pagtatanghal sa Araneta Coliseo, kaugnay ng Araw ng Kalayaan. Di inaasahan na inabot ng 30,000 peso ang dumalo. At nagkantahan ang mga tauhan at mga saksi. Lalakas pa ang tinig ng paghihimagsik. Iigting pa ang tapang ng masang Pilipino hanggang sa makamit ang sambayanan ang tunay na kalayaan.